Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 30 to October 6, 2024. If you're interested in private readings, mayroon tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo nila information kung paano mag-book for a private reading. Okay, Capricorn, let's see what's coming to you this week. Okay, love. Wow. So, mukhang lumalove life. Lalove life kayo, Capricorn, ngayong week na to. Some of you are manifesting a romantic partner, or this is about love para sa sarili mo. No? Just take what resonates. Some of you, there's a new beginning kasi number one is new beginning. Pwedeng may nagsisimula na romantic connection. Psychic protection. You are also going to protect your energies, Capricorn. Okay? Maaring may mga tao na ayaw maging successful ka or meron mga taong naiinggit, no? Normal naman yan. Meron at meron ganyan. But ang importante is you know how to protect your energies. Number one dyan is yung affirmations mo. That you are safe, you are protected, you are shielded. You also have, oy, romance. Talaga naman, Capricorn. Oh, for sure. Merong romantic relationship dito na involved ngayong week na to. Maaring there is someone na interested sa'yo or who wants to connect with you romantically. Medyo mag-ingat ka lang, of course, kasi pwedeng itong person na to ay merong gusto, kumbaga yung intention niya sa'yo, although gusto ka niya, pwedeng, this person is holding some, alam mo yung parang trauma, no, sa past niya, na pwedeng maipasa sa'yo, okay? Kaya nga merong nagiging toxic relationship is because hindi pa nila healed yung trauma nila from the past, tapos papasok sa isang relationship, and dun nila hihingin, dun nila kukunin, dun sa person na yun na bago, which can create some chaos sa relationship. So, you have to protect yourself, your energies, if you want to get into a relationship. But definitely, may magpapakilig sa iyo ngayong week na to. Kikiligin ka. Your overall energy is the Eight of Wands. This is travel, communication. So, maaaring ngayong week na to, you will be going to some places, traveling to different places. This is also communication messages. Maaring marami kang kakausapin, pwedeng sa social media, or personally, no, kakausapin mo. And if there's someone na nagiging interesado sa'yo, I see na medyo na magiging makulit to. Makulit siya sa information na gusto niyang malaman tungkol sa'yo. Yung parang tanong ng tanong. No? Your challenge is the moon. Yung iba sa inyo, Capricorn, nahihirapan na kayo magtiwala. You are doubtful of the intentions of other people sa'yo. Oo, parang may fears. Ayan, o, kaya nga parang lagi kang shielded, no? Na parang, kung merong magpaparamdam sa'yo romantically, parang nakadepensa ka kaagad, na parang ang taas agad ng guard mo. Oo, na parang, teka, wag po. Yung ganon. Pwedeng kakaagad defensive, oo. And maybe because this is part of your past trauma na hindi mo pa nahiheal. Your opportunity is temperance. You have the opportunity to be more patient sa sarili mo kung meron kang mga goal sa buhay na hindi mo pa na-achieve. Easy lang, no? Easy ka lang. Huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo na dapat ganito ka na by this time or dapat ganito na yung na-achieve mo. Kasi kanya-kanyang timeline yan, no? You will also be focusing on your career or anything that will bring you na satisfaction. Iba sa inyo sa health din ninyo, parang ibabalance nyo yung oras at panahon nyo sa trabaho nyo, sa career, sa business, versus your time para sa sarili ninyo. Your blessing. Oh, blessing sa inyo yung career, yung trabaho na meron kayo. If parang feeling mo na may mga times na nawawalan ka ng gana sa trabaho,
or hindi ka inspired, lagi mong iisipin na minsan itong trabaho na to pinangarap mo. Or kung hindi man, merong mga tao na nangangarap ng trabaho na meron ka. So, being grateful sa career path mo, sa blessings na natatanggap mo, will bring more blessing sa buhay mo. Okay? As long as you put effort, you put action sa mga goals mo, definitely, makukuha mo yung resulta na gusto mo. Okay? So, let's see yung money, career, finances. Money, career, finances for Capricorn this week. What's up? Assistance. Someone is going to help you. Oo. Kung may pangangailangan ka sa resources mo, gamit, pera. Oo. Ang halimbawa, kailangan mo ng kaldero. May magpapahiram sa'yo ng kaldero. Mm-mm. Or anything na kailangan mo sa trabaho mo, sa business mo, sa career mo, someone is willing to help you, to support you. This can be a romantic partner for some of you, or this can be someone na naniniwala sa kakayanan mo, na kaya suportado ka niya. The people you are always with influence your future, yes. So pay attention sa mga taong pinapaligid mo sa sarili mo. You have to make sure na itong mga to ay magaganda yung influence sa'yo, no? Positive yung influence nila sa'yo sa trabaho, sa career, sa business, na ini-inspire ka nila na mag-improve, na mas ma-develop mo pa yung sarili mo at mas matuklasan mo pa yung iyong mga talento, yung mga skill set mo. Oo, kasi nakaka-influence talaga yung sa future mo. Pwedeng maging bad influence, that's why you have to protect your energies from these people na parang hinahawaan ka ng kanilang katamaran. Okay. You have the Six of Pentacles and the Magician. Wow, speaking of skill set. Oh, marami kang talento, skills, abilities, Capricorn. Na yung iba sa inyo ngayon niyo pa lang tinutuklas, ngayon niyo pa lang dine-develop. But I feel like whatever this is going to bring harmony in your finances. Mapapakinabangan mo siya. Mapapakinabangan mo yung talento na yan, yung abilidad mo na yan, yung kaalaman na yan. This is going to bring more money to you. And at the same time, makakatulong ka rin sa iba. Okay? Pwedeng mag-share ka ng knowledge and skills mo. Parang may imi-mentor ka. Or merong mag-mentor sa'yo. Yan yung assistance na matatanggap mo. Your love life. Naku, may red flags. Date night. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na onset of the reading. Na mukhang may magpapakilig sa inyo. But then this person will ask you out, get to know you, no, kung single ka. Pero, minsan kasi, no, natatabunan ng kilig natin yung nakikita natin na red flag sa isang tao. So, pay attention to that. Minsan kasi parang binibigyan natin ng benefit of the doubt na, baka ano lang. Baka ano lang siya, lasing. O kaya, baka ano lang talaga siya. Outspoken. Mm-mm. Pero makikita mo yan sa kanyang kinikilos. Okay? Kaya nga, itong mga dates, huwag niyong skip yan, di ba? Kilalanin niyo tong taong to ng mas malalim. Para ma-realize nyo kung talaga bang this person is, kumbaga, kaya niyang lagpasan yung first impression na yan. Diba? Mm-hmm. Yung iba sa inyo, pwedeng itong person na to is, merong distance between the two of you, pwedeng long distance relationship, or hindi kayo madalas magkita, magkaiba kayo ng lugar, magkaiba kayo ng city. But I feel like merong growth dito, no? Na parang kung magde-decide ka, Capricorn, na you want this relationship, you will get it. Alam mo yun, na tipong makukuha mo siya. And kung magde-decide ka rin na effortan tong relationship na to mag-grow. Okay? Kailangan lang din, alam mo rin, kung may red flag ka rin, kasi baka ikaw yung red flag, diba? Oo, but lahat naman ng tao may red flags. Ang importante rito is kung hanggang kailan mo kayang itolerate yung red flag na yan, kung kaya mo siyang tanggapin. Mm.
Beauty. Today, you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. So I think ngayon mas ma-appreciate mo yung beauty ng mundo, yung ganda ng buhay. If you feel depressed in the past, ngayon marirealize mo na, ay, there's more to life pa pala. Marami ka pa palang pwedeng ma-experience. Lalo na kung yung iba sa inyo kinikilig. Oo, dahil may love life na bago. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.